Dante, ilan ba ang naitalang mga nawala ng gamit dyan sa Manila North Port at ano ito ng mga karniwang nawawala? Rose, batay sa nakuha nating impormasyon, yun lang naman ang nawawalang umano ng gamit. Mag-asawa ito na bibiyahe dyan sa Mindanao, partikular sa Cagayan de Oro City. At ang sinabi naman dito ng pamunuan ng terminal at maging yung mga port dito, yung mga nagtatrabaho dito sa port, ay isolated na kaso itong nangyari kanina. Dahil peak season ngayon at maraming kababayan natin ang dumadaan ng pantalan para umuwi sa probinsya, nagpaalala muli ang Philippine Ports Authority o PPA sa mga pasahero na maging maingat at palaging i-check ang kanilang mga gamit o bagahe. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Amonte, kahit na mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa mga pantalan, maganda pa rin na responsable ang bawat isa o pasahero sa kanilang dalahin. Huwag na anyang magdala ng napakaraming gamit dahil idadaan pa ito sa security check. Kanina kasi ay may mag-asawang pasahero papuntang Cagayan de Oro na nagreklamo dahil nawala anya ang kanilang gamit o double burner na nagkakahalaga ng mahigit 3,000 piso pagbaba nila sa labas ng pantalan. Ang mga porter anya sa terminal ang nagbaba sa kanilang gamit. Hindi pa namin na-check kung anong kulang sa mga bagahe sa pagbaba. Tatlo yung nagbaba nga kanang porter. Sabi ko sa porter, pag check ko na sa akong mga gamit, kulang og isa yung bagahe namin niya, burner nga double. Pagpasok sa loob at nang i-check na nila ang kanilang mga gamit, ay saka lang nila natuklasan na nawala ng isa. Ayon naman sa pamunuan ng terminal, iniimbestigahan na nila ang insidente. Kailangan nilang i-check lahat pati na ang CCTV. Ngayon po, nakikipag-ugnayan kami, of course, number one, with the passenger kasi sa kanya naman po primarily nang galing yung complaint. And number two, ang kasunod naman po nito, iniimbestigahan na po ng PPA with cooperation ng Northport po being the terminal operator. Tulad ng PPA, nagpaalala rin ang management ng terminal na ingatan ang gamit ng mga pasahero bukod sa may mga security na nagbabantay. Tiniyak naman ng Manila Northport na ito ay isolated na kaso lamang at hindi naman madalas mangyari. Pagkababiyahe po kayo, always make sure na, well, travel light. And kanya-kanyang responsibility naman po tayo sa mga gamit natin. Samantala, Rose, ngayong araw no ay isang barko lamang yung aalis o outbound na bibiyahe mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal. At inaasahan silang aalis dito mamayang alas 9 ng gabi. At mayroon itong mahigit sa 500 na mga pasahero. Yan ay papunta dyan sa Cebu at ganyan din sa Cagayan de Oro City. At isa sa mga pasahero doon, Rose, o yung mag-asawa na nagreklamo, isa doon sa kabilang sa mga pasaherong aalis mamaya. At batay naman dito sa mga pag-iikot ng mga otoridad ay wala pa naman silang naitalang mga untoward incident. May nakita tayo kanina mga tauhan ng Philippine National Police, ng Philippine Coast Guard at ganyan din ng Philippine Ports Authority Police na nag-inspection dito. Mayroong mga K-9 at sa awa ng Diyos ay naging maayos naman yung kanilang ginawang inspeksyon. At magpaalala rin na Rose, no, ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na sa ating mga kasangbahay, sa ating mga kababayan, na baka may mag-aalok sa kanila itong tinatawag nilang modus ngayon na ginagawa ng ibang mga individual na tinatawag nilang nanghihingi ng travel insurance fee. May nakausap kasi umano sa itong si General Manager ng PPA. Dito mismo yan sa Manila Northport Passenger Terminal na inaalok o nagbayad ng 500 piso ng travel insurance. Sinasabi dito ng PPA, walang ganun travel insurance na pag nasa terminal ka na ay sisingilin ka pa dahil kabilang na yung travel insurance doon sa babayaran mo doon sa shipping company. Yan mo nating update mula dito sa Maynila. Balik sa Rose. Oh Dante, ngayong araw ba ang inaasahan na peak ng mga pasahero dyan sa Manila Northport? At ilan o gano'ng karami yung pasaherong inaasahan ng pamunuan ng pantalan? Rose, ngayon, batay sa ating pag-usap dito noon, may mga, wala pa kasi tayo nakausap mismo galing sa shipping company,
dito lang sa mga tauhan dito ng terminal. Nag-umpisa na kasi itong pagbiyahe ng ating mga kababayan the other week pa. So noong Friday, Saturday, Sunday, at ngayon kokonti na lang, hindi talaga ganun karami, Rose. Sa katunayan nga, itong dito sa likuran ko makikita nyo, kokonti na lang ang mga pasahero dyan. Itong mga nakaraan kasing mga holiday season, pagka ganitong panahon, nakapag-beat din tayo dito, talagang ito, punong-puno itong lugar na ito, at mayroon nga natutulog pa dyan, mga ilang araw, pero sa ngayon, ilan lang yung ating mga kababayan na natitira dito. Yung iba naman, sinamantala nilang ilang araw na silang manatili dito kaysa naman galing sila sa ibang probinsya o malalayong probinsya kaysa naman na mahuli pa sila o ano bang hindi sila makasama doon sa kanilang biyahe. Minarapat na silang dito sila matutulog. So, usually naman ang bawat araw, Rose, dito ay nasa 500. Ngayon nga, ang aalis ay 560 at kanina ang dumating ay nasa 600 mahigit. So ganun, average hindi siya umaabot ng 1,000 nitong mga nakaraang araw. At sa Friday, inaasahan natin dahil dalawang barko yung aalis dito, siguro mga mahigit 1,000 sa darating na Biyernes ang mga pasaherong aalis mula dito sa Manila Northport Passenger Terminal, Rose. Dante, ibig sabihin ba niya na magtutuloy-tuloy ang operasyon ng Manila Northport sa long holiday break? Yes, Rose. Tuloy-tuloy yung kanilang operasyon. Bukas, mayroon pang bibiyahe. Isang barko yung aalis dito. Kaya makita natin kasi nga nakausap din natin yung mga tauhan nila dito dahil sila ay mga nasa front line. Kaya kahit na holiday season ay tuloy-tuloy yung kanilang magiging operasyon, Rose. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Nag-ulat ng live mula sa Manila.